Welcome back, mga kaaldab. Siguro naman po, mga kaaldab, alam nyo po, etong balibalita po ngayon na kumakalat nga po sa social media, lalo na po sa Twitter, sa Instagram. Marami pong reaksyon ng mga netizen. Marami nagsasabi, mga kaaldab, na fake news na naman daw po yan. Hindi po, kumbaga, binalita po ito mismo sa pep.ph. Totoo po ito, mga kaaldab. Kasama po ito sa naging interview kay Richard Folkerson, mga kaaldab. Medyo nakaka-disappoint, di po ba, na kumbaga ano to, taktika ng GMA na gagawan nga po ng bagong teleserye sina Julian San Jose at si Maine Mendoza. Hindi naman po talaga ito magki-click eh, kasi kung umpisa pa lang po magki-click na to, hindi po ngayon to, di po ba? Ang nakapagtataka lang, mga kaalda, bakit nga po ba inuulit-uli, bakit nga po ba kumbaga masasabi natin na, well, mahirap po talaga magsalita, mahirap magkomento, pero sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po sa social media na mapapaisip po talaga kayo kung sino nga po ba yung nagsasabi ng totoo o yung nagsasabi lang po ng fake news. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, kumbaga sinasabi ko lang po ito para updated po kayo pagdating sa social media, di po ba? Pero medyo nakakadismaya nga po pag ganito yung nababalitaan mo, kapag ganito yung nakikita mo, di po ba? Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated kayo kahit marami nagre-react na wag mo nang ibalita ya, Mr. Destiny, pero kumbaga okay lang kasi normal lang po ito eh. Gusto ko lang po maging updated po kayo, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin eh sila Mengay at Isoy. Gusto po kasi nilang mangyari na eto, sa pananaw ko lang po ah, na kumbaga gagawan po siguro ng bagong teleserye sina Bey, sina Julian at si Alden. Kaya nga po nasabi ko, matagal na pong issue yan eh. Dati pa po yan nagsimula na gusto nga po nilang pagsamahin yung dalawa, pero hindi po nila nagawa dahil kumbaga parang hindi po talaga tinadhana. Parang marami nagsasabi na alam nyo na, mga kaaldab, na yung tipong kahit gustong gawin nila, hindi po nila magawa. Yung tipong dumating po sa point na marami naghahanap, marami nagtatanong na ano nga po ba yung latest, di po ba? Well, may kanya-kanya tayong pananaw, mga kaaldab. Ang sa akin lang, gusto ko maging updated po kayo, lalo na po kapag may mga kumakalat, may mga bagay-bagay na, well, mahirap po talagang kumbaga magsalita ng tapos, di po ba? Pero sabi ko nga po, malabo po ito eh, di po ba? Ito siguro, mga kaaldab, ang gusto rin pong mangyari ng GMA, kaya po siguro pumayag din po sila sa interview kay Richard Folkerson Jr. para ma-promote nga po yung mga artista nila, lalo na po sa Sparkle Artist Center. Real talk to, mga kaaldab, kaya po siguro ganun. Kaya nga po yung iba ayaw nang pakinggan, mga nagsasabi sa akin, Mr. Destiny, wag mo nang panoorin yan, ma-stress ka lang. Kumbaga dapat yung mga ganyang interview, alam naman po natin napapabor yan kila o sa GMA Kapuso, sa GMA Sparkle Artist Center, sa Star Up PH ni Alden. Totoo naman po, kaya lang siyempre gusto ko updated po kayo, di po ba? Yun lang naman po kasi ang maganda sa mga ganito, di po ba? Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan po natin eh sila Mengay at Isoy, kasi kumbaga love team na po yung pinag-uusapan dito eh. At least alam ninyo, di po ba? Kasi hindi ko man po ito ibalita, may mga taong magbabalita at magbabalita pa rin po. Sasabihin sa inyo, kaya lang iba na po, di po ba? Iba na yung ibabatong mensahe, iba na po yung ibabatong mga kumbaga sinasabi. Hindi na po siya tugma doon sa interview na naganap. Totoo to, mga kaaldab. Although sabihin natin, eh Mr. Destiny, may karelasyon na naman po si kumbaga si Julian San Jose, kaya okay na lang yan. Di po ganun eh, kasi matagal na pong pangarap talaga.
ni Julian San Jose na makakasama at makakatrabaho nga po si Richard Fulkerson Jr. Real talk to, mga kaalda, pero kumbaga bigo po siya lagi. Kumbaga yung tipong makukuha po nila, makukuha na po sana nila. Kaya lang maraming nagre-react, maraming masasabi natin na talagang pumipigil. Totoo naman po, mga kaalda, ulitin ko lang po, may mga bagay-bagay po sa social media na mahirap po magsalita, mahirap po magkomento, pero sa dami po kasi ng binabato ngayon, sa daming issue, mapapaisip po talaga kayo eh, kung sino yung tipong nagsasabi ng totoo, nagsasabi ng hindi, di po ba? Sino, sabi ko nga po sa inyo, makikinabang ng gusto ang GMA sa naging pahayag ni Alden Richards, di po ba? Wala eh, kumbaga talagang summit eh, di po ba? Sinamantala nga po talaga ng kumbaga ng PN ng ano ba yan? Ibig kong sabihin, mga kaaldab, sinamantala po ng pep.ph yung pag-i-interview. Pero okay lang yan, mga kaaldab, ang importante maging masaya po tayo, dahil once na matapos na nga po raw ang taping, eh pupunta na si Alden sa Itbulaga at babalik na nga po siya. Yan lang naman po yung hinihintay ng Aldab Nation, ang pagbabalik ni Richard Fulkerson Jr. sa Itbulaga, na sobra naman po talagang nami-miss. Well, totoo po, ako tsaka yung mga ibang true-blooded Aldab Nation, napakarami pong komento. Makikita nyo naman po sa live streaming niya sa Facebook, halos binabaha po talaga siya ng mga katalungan. Kaya lang, hindi, kung magugulat po kayo, baka magtaka po kayo, Mr. Destiny, hindi naman binabasa, hindi po, ini-scroll lang po talaga yon. Kapag may nakita si Alden na hindi talaga papabor sa teleserye niya, ini-scroll niya lang yon, kahit babatiin ka lang niya pag nagbigay ka ng star, pero yung comment niya ron, hindi niya babasahin. Halimbawa, nagbigay ka ng 75 star, isa-shoutout ka lang po niya, pero yung komento mo ron, hindi niya po babasahin kasi medyo sensitibo eh, di po. Pero kung nakalagay lang doon na kailan ka bababalik sa Itbulaga, sasagutin niya yan at muling pagbabalik, di po ba? Kaya lang yung mga iba pinipili, real talk to, mga kaalda, pinipili po niya, hindi lahat sinasagot niya. Kaya nga po dito sa summit, kapansin-pansin nyo na halatang-halatang scripted eh. Yan ang pagkakaiba kapag live at sa scripted, di po ba? Yung pag-scripted kasi mabilisan, dito parang nahirapan pa mag-isip si Alden, parang hindi niya pa alam kung sasagutin ko ba to o hindi, di po ba? Kaya nga po sinasabi niya, focus po muna tayo sa game. Di po ba? Real talk, mga kaaldab, sino nga po ba nakapanood ng live streaming? Well, may kanya-kanya po tayong opinion, ha? Comment na lang po kayo, mga kaaldab.